So sobrang dami ng mga nangyaring kabulastugan nitong mga nakaraang araw. Napansin nyo ba na nag-ingay ang mga yan? Walang masyado nag-iingay. Merong mga mangilan-ngilan na lahat ng issue sinasakyan. Napansin ko lang, talaga simula nung nagsimula itong ano na to, itong bagong administrasyon, napansin ko lang na meron lang siguro mga handful na mga tao na lagi mong nararamdaman. Na kahit hindi naman nila trabaho, nakikita mo sila. Okay, isa na dyan, sino? Sino? Ang unang-una sa ano natin, unang-una sa listahan natin, si Benhar Abalos. Unang-una sa listahan natin, bossing Benhar Abalos. Pag-upo pa lang ni Marcos, talagang lagi na siyang laman ng media. Nagsimula si ano si dating mayor at dating MMDA secretary Benhar Abalos, mga bossing. Diyan sa issue nung kay Bantag, sila yung mga sobrang drama. Sila yung mga napakarami mga binabanggit-banggit na ganito, na ganyan, na ganito, na ganyan. Tapos nung nakikita nila na medyo tumatagilid yung bangka, yung bangkang papel na sila yung gumawa, biglang medyo napapansin nyo, hindi nyo na siya nararamdaman patungkol dyan sa mga paratang nila dyan kay... Anong nangyari diyan sa kaso ni ano na yan? Sa kaso na yan ni ano ni Bantag, mga bossing. Parehas na parehas dito sa nangyayari kay ano kay yung gobernador diyan sa Negros. Kay DJ ba ay kay ano kay Percy Lapid, hinighlight nila kagad na ang merong posibleng pwedeng gumawa niyan kay Percy Lapid is si DJ Bantag. Bakit? Kasi kesyo binanatan siya, ganito ganyan, galit na galit daw, gumawa sila ng istorya para magmukhang totoo na may motibo si ano si Bantag. So sa nakikita ko dito sa nangyayari na to kay ano kay Negros governor, parang nakikita ko may pattern, mga bossing. Tiningnan ko ng maigi kasi may mga lumulutang na mga pangalan. Tapos yung mga lumulutang na pangalan, napansin ko medyo parang kalaban nila. Kaya napapaisip ako kasi ganitong ganito yung ginawa nila kay Bantag. So sa nakikita natin, dito naman sa kaso na ito nung pananambang dyan sa Negros, parang nakikita ko naman na mukhang idinidikit naman nila din yan doon sa kalaban sa politika kagad. Pwede naman siguro na yung kalabang politiko yung nagpatrabaho. Oo, pero kung titingnan mo din, kung ako yung kalabang politiko ha, ilagay din natin kay Bantag. Kung ako si DJ Bantag, meron sinabi sa akin si Percy Lapid, for example. And alam ng marami na meron kaming alitan. Bakit ko siya ipapatrabaho ngayon? Diba? Bakit hindi ako... Kasi ang totoong mga kriminal, mga bossing, magagaling yan sa art of diversion. May da-divert nila sa kanila. Or yung masamang balak, pwede nilang ituon sa ibang tao para mawala sa kanila yung ano yung sisi. Diversionary, yan, tama yan, Lenny Fermin. Parang nakikita ko, parang merong pattern. Parang ito kasing nangyayari sa Negros, idinidikit nila doon sa kalaban sa politika kagad. Siguro naman kung ako rin naman yung kalaban sa politika. Halimbawa, kasi merong issue na nanalo sa eleksyon, yung kalaban na pamilya. Tapos eventually, biglang na-disqualify, tapos umupo ito. Tapos parang ang lumalabas na istorya, ang istorya na umiikot, mga bossing, syempre dahil nga sumama yung loob na itong pamilya na ito dahil sila yung nanalo pero biglang napunta dun sa iba. Ngayon, yung Negros governor parang lumalabas sa ikot ng istorya nila. Mukhang sa kanila isinisisi, mukhang sa kanila papunta. Mukhang sa kanila ang punta ng sisi at sa kanila yung punta ng parang tingin ng tao na parang teka, mukhang ikaw ah. Kung kriminal ako, hindi ako kakana ngayon. Hindi ngayon. Kung kakana man ako, kung kalaban ko man yan,
Eh, hindi ko yan ngayon gagawin kasi nga pagka ginawa ko yan ngayon, walang ibang sisisihin kundi ako. Di ba? Parang ano eh, hindi it doesn't make sense mga bossing sa totoo lang. Kasi kung makikita mo, ina-analyze ko din yung ano eh. Again, hindi to maaring mali ako, maaring may punto tayo, pero hindi ko ito lang yung laman ng isip ko mga bossing. Alam nung mga namarel na mayroong CCTV doon, sigurado ako. So, tapos, ikaw ba kung halimbawa gusto mong patayin yung isang tao, kailangan mo pa ba siyang puntahan dun sa kanyang lugar para patayin siya, di ba? Siyempre, antayin mo na lang siya. Antayin mo siyang pumunta sa munisipyo, antayin mo siyang pumunta sa ganito. O kaya para talagang ano, kasi mantaki mo, dun mo siya dadalihin mismo sa lugar ninyo. Eh, ikaw lang yung masisisi dyan. Eh di, magtsatsaga ka hanggang sa makahanap ka ng pagkakataon na maisagawa mo yung krimen nang hindi ka masisisi. Yun yung importante sa lahat eh. Sabi ko nga sa inyo mga bossing eh, sobrang dami ng nagaganap dito sa bayan natin. Sa sobrang dami ng nangyayaring pangit ngayon na pwedeng isisi sa mga nasa taas, kailangan nilang gumawa ng isang balita or kailangan magkaroon ng isang balita na malakas, nakakagatin ng media, ng balita na talagang pag-uusapan ng lahat at matatakot ang lahat para ma-divert yung isip natin doon sa mga totoong issue ng bayan. Yun ang nakakatakot dyan. Kasi ang tawag po dyan, diversion and manipulation. So sa before this happened, mga bossing, merong claim si Congressman Teves na parang tinatrabaho yata siya ng isang secretary sa gobyerno na parang pinag-iinitan yata siya. At lumabas yun. Inilabas niya yung issue na yun. And talagang sinasabi niya na ano ito, personal ito na parang mukhang tinatrabaho sila at mukhang sisirain sila. Before pa mangyari ito, inilabas na nila yan. Siguro nga nakikita na nila na ganito gumalaw yung mga nasa pwesto. Oo, kasi ang gusto ng mga kapulisan, ng nasa gobyerno, yung mga ganitong issues eh ma-resolve ng agad-agad. Nakakagulat mga boss. Isa pang kinakagulat ko dito ha. Ang dami ng mga pinatay ng mga LGU officers, mga bossing, mga government officials. Ang dami na, barangay chairman, may vice mayor, may gobernador din. Kumbaga, for the month of February, may tatlo, pang-apat ito for the past 30 days. Plus, yung mga barangay officials pa. So, ang dami mga patayan. Pero nagtataka ako, ngayon lang nagkaroon ng statement yung mga key officials ng bayan natin. Merong statement yung presidente, may statement yung speaker of the house, merong tawag dito yung Senate President, meron din siya. Pero alam nyo, kaya sila nagsalita mga bossing, naunang nagsalita, nagkondina, alam nyo kung sino? Si Inday Sara. Kaya sabi ko, medyo parang si Inday, medyo napipikon na ha. Kasi medyo lately, nagtataka rin ako bakit sobrang tahimik ni Inday. Nagtataka ako na sobrang dami nang nangyayari sa bayan, pero bakit tahimik na tahimik siya? At hindi siya masyadong umiimik. Kaya yun yung isang malaking question mark sa utak ko. Pero itong nangyari na to, biglang nagsalita siya. Nagsimula siyang mag-condemn. And then, syempre, hindi naman magpapatalo yung mga epal sa pwesto. So, ayan na, sunod-sunod na nagbigay ng condemnation. Pero ito ang nakakatawa. Sabi ko nga sa inyo, sobrang patterned. Kasi nung nangyari yung krimen na yan, agad-agad, a few days after, may mga nahuli na sila. A few days after, may mga leads na sila. A few days after, meron na kagad silang istorya. It's either yung istorya na yan, talagang nakaprepare na, i-execute na lang, ipipwesto na lang ng tama para yung tao maniwala. Ang mga Pilipino, gullible. Naniwala nga yung Pilipino sa pangakong ginto . Doon pa kaya sa plot twist. Kaya yan yung nakakapagtaka. Ito lang ang masasabi ko, no. Sa totoo lang, between what's happening right now and Secretary Benhar Abalos, I am telling you, pasensya na po ha, pero ako personally yung believe ko kay
Benhar Abalos, medyo talagang bumagsak ng todo-todo. Bakit? Nag-fail po kayo, sir. Nag-fail po kayo. Nag-fail po kayo sa pagprotekta sa mga tao. Nag-fail po kayo sa pagprotekta doon sa masa, pagprotekta doon sa mga, yan, sa mga government officials. Nag-fail po kayo sa inyong initial na war on drugs. Kayo na mismo yung nagpa-resign sa mga general at mga coronel natin. Therefore, nung ginawa niyo yun, it's an admission that you fail. So, syempre, kailangan nating ang dami talagang issue ngayon ng mga bossing. So, dahil dito sa sobrang, 'di ba, natatandaan ninyo nung nagsalita si Senator Bato patungkol dun sa mga problemang nangyayari sa bahay natin, mga krimen. 'Di ba, very defensive siya. Sinabi niyo agad na bakit? Bago pa lang naman kami. Pero ngayon na hindi na kayo actually bago, matagal na kayo diyan, ilan na eh. Pero sa nakikita natin, Secretary Abalos, palala po kasi talaga ng palala eh. Hindi po siya nagbabago siya, hindi siya nag-i-improve for the better eh. Tumataas yung numero nung mga sablay, mga bossy. Kaya kung ako, gegradean ko talaga si Secretary Abalos. Ang gegrade ko talaga sa kanya, baka below 5 eh. Kasi masyadong mabait talaga. Masyadong mabait yung approach, masyadong nagmamakaawa, laging nagdadrama. Ngayon, yung PNP chip natin, ganun din. Ang lambot-lambot, umpisa pa lang nung kanyang panunungkulan, ang kanyang statement kagad, yung mga kriminal, hindi naman dapat tinatakot yan. Ito, sa totoo lang next month kasi mga bossing, magre-retiro na yan eh, si General Azurin. Nabasa natin doon sa column ni Bobby Tiglao na sa nakikita niya, si General Azurin, ayaw na lang niya na mabahiran yung kanyang career, yung kanyang tagal-tagal na career bilang isang general, bilang isang pulis. Ayaw na lang niyang mabahiran kasi nga next month siya ay aabot na dun sa retirement age at likely na siya ay bumaba na at magkaroon na ng bagong PNP chief. Natatakot yan sila dun sa sinapit ni Bato de la Rosa na ngayon hinahabol ng ISIS. Hinahabol na sila. So ayaw niyang mangyari yun sa kanya. Gusto niya siguro na kapag minintain ko lang to, kung ano ako nung una hanggang sa huli, minintain ko lang, pag alis ko, importante yung pangalan ko is intact, importante hindi ako hahabulin ng demanda at kung ano-ano pa. Gusto kong magretiro ng maayos, whether ako yung pinakamahinang PNP chief or not. Ang importante sa akin, pag nagretiro ko, wala akong stress na babalik-balikan ako. Yun yung nakikita ko na parang sobrang lambot talaga. Si Sal Panelo na mismo nagsabi na sobrang lambot. Si General Bato na mismo, Senator Bato na mismo nagsabi na sobrang lambot. Kulang sa asim talaga. And the fact na kung anong sablay mga bossing ng mga kapulisan pagdating sa pag-manage ng peace and order sa Pilipinas, ang boss kasi nila diyan si Benhar Abalos talaga. So kung ano man ang failure ng kung ano man saklap, sagwa ng peace and order ngayon sa Pilipinas, wala tayong ibang sisisihin dyan kundi sino, si Azurin, si Secretary Abalos at syempre yung presidente. Sila yan eh. Sila yung dapat tanoy. Nandiyan dyan sila sa mga posisyon na yan para pangalagaan yung kapakanan ng nakakarami. Pero sa nakikita natin with all the drugs that circulating, nakikita natin sa sobrang dami ng mga krimen na nagaganap ngayon mga bossing, nag-fail po sila, nag-fail po kayo. Mahihirapan na po kayong makabawi talaga dito. Siguro mas mabuti pa, i-ano nyo na yan, ibigay nyo na yan sa iba, yun dun sa talagang magtatrabaho. Sa nakikita natin, ako nakikita ko talaga yung takbo ng mga nangyayari ngayon. Katulad talaga ng mga nakarang administrasyon, mga bossing. Politika pa rin talaga. Lahat is political. Lahat is e-politiko. Nakita nyo yung pinost ko sa Facebook kanina, mga boss?
Yung mga bus na magbibigay ng libreng sakay, mantakin mo may pangalan ni Romualdez at saka ni Mar. Bakit mo pagagawin yun? Bakit mo pagagawin na ipamumuka sa mga tao na itong libreng sakay na ito ay project ni Speaker Romualdez at ni Marcos? Magtataka ka bakit ganun? Eh, samantalang hindi nyo naman na kailangang gawin yan kasi nakapwesto na kayo. Hindi nyo naman na kailangan magpapogi. Ang kailangan nyo lang naman, magtrabaho. Let your accomplishments campaign for you. Ngayon pa lang, parang nangangampanya na kayo eh. Si PRD, galit na galit yan sa ganyan, yung mga nilalagay yung pangalan niya. Nung sa Boracay, nung dati, pagpunta niya sa Boracay para bisitahin yung progress nung development sa Boracay, may malaking pangalan siya doon. Maraming salamat, PRD. Pinatanggal niya yun. Pinaalis niya yun. Kasi sabi niya, ba't nandiyan yung pangalan ko? Hindi ko naman pera yung ginamit dito. Pera niyo naman. So parang sinasabi ni PRD, yung libreng sakay na yan, ano yan? Pera ni Marcos tsaka ni Romualdez yan para nandoon yung mga pangalan nila. Sobrang trapo. Bumalik talaga tayo doon sa trapo na mga e-politiko talaga. Yan talaga yung mga nandiyan na naman ngayon. Pustahan tayo. 2028, pustahan tayo. Si Romualdez, tatakbo senador yan. At saka makikita mo, talagang di sila nagpapauli. Tinan mo ha, nung nangyari itong sa may dyan sa may Negros. Nung nangyari yun dyan sa Negros, nandudun kaagad siya. Teka, bakit? Investigador ka ba? Kailangan nandiyan ka? Dapat nandudun ka sa house eh. Gumagawa dapat kayo ng batas eh. Bakit nandiyan ka? Kung saan yung mayroong maraming media, nandudun kayo? Ano na nangyari dun sa smuggling? Ayun yung malaking... Kaya nung nakikita ko tong mga ganitong galawan nila, tapos sa dami ng mga napatay lately, nagtataka ko bakit biglang na-highlight itong ano na ito. Well, again, nakikiramay tayo doon sa pamilya ng mga namatayan. Pero nagiging open-minded at objective lang tayo. Magtataka ka kasi bakit sobrang pinaprioritize nila ito ngayon sa dami naman ng mga krimen na nangyari before that. Magtataka kung bakit. Kasi kakampi nila yung namatay. Pero ang pinakamasakit na ito, mga bossing, ginamit din naman natin tong same na reaction doon sa nangyari kay Percy Lapid. Paano? Kasi iniisip nila mga bossing na parang mukhang yung kalaban sa politika yung nagpatira. Paano kung talagang yun yung gustong gawin? Paano kung ang nagsakripisyo, kung naging sacrificial lamb itong gobernador na ito, paano? Ginawang sacrificial lamb itong gobernador na to para magkaroon sila ng konkretong tawag dito, yung kanilang konkretong plano, yung kanilang plano ay may isa katuparan nila na itong kalaban sa politika ay maidiin ng todo. Okay, kasi tinan mo ha, before this happened si Congressman Teves, meron na siyang sinasabi na parang tinatrabaho siya, tina-target siya. Tapos biglang ngayon may nangyari na ganito. Sino na naman ang tina-target? Parang sila na naman. Kaya medyo magtataka ka. Dilaw na dilaw yung mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, nangyari na yan kay Ninoy. Ang sinasabi nila, alam ni Ninoy na pag umuwi siya ng Pilipinas, may mangyayari sa kanyang masama. Pero umuwi pa rin siya. Para ano? Para galitin yung mga tao. At yung mga tao ay mamanipulate into what? Doing the EDSA revolution. Ngayon, nangyayari na naman. Naisip din natin yan. Nangyari kay Percy Lapid yan. Ang iniisip natin, hindi kaya yung pangyayari na yan, sinamantala nila para yung mga kalaban ng mga, yung numero unong kalaban ng drug lord sa Bilibid, mapaalis nila sa Bilibid at magawa nila yung mga gusto nila dyan sa Bilibid. Naisip din natin yan. Ngayon, pwede rin natin yan ilagay dito. Pwedeng hindi, pero pwede rin na paano kung para sa politika, isinakripisyo siya para ano? Para yung mga kalaban niya sa politika, magkaroon ng liability. Ayan, medyo nakakabahala yan, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo eh, sunod-sunod na yan. Laking pagtataka ko lang kasi bakit sobrang naging parang high profile ito samantalang yung mga namatay din naman noong nakaraan, mga gobernador din. Dito sa nag-iisang kaso na ito, sunod-sunod silang lahat na nagkondena. Ang daming nangyari before that. Ang daming patayan before that. Wala naman mga nagkokondena ng ganito.
Kaya ngayon, gusto ko maging ano tayo. Gusto kong tayo'y maging ano, maging bukas ang isip, okay? Maaring mali ako, maaring tama. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng sarili ninyong ano, ng sarili ninyong assessment. Okay? Ipi-play natin mga bossing. Ipi-play natin yung ano, yung interview Congressman Teves. 'Di ba? Kagabi nabanggit ko pa nga parang may lumulutang. Parang may lumulutang na pangalan. Ayaw ko nang banggitin. Pero since nagsalita na si Congressman Teves, eh gusto ko sanang ano, gusto ko sanang pakinggan natin mga bossing kung ano naman yung kanilang ano, yung kanilang sagot patungkol dito sa mukhang papunta sa kanila yung sisi. Mukhang papunta sa kanila mga bossing. Kaya siguro naman sila din mismo nakita nila kung anong nangyari kay Bantag. Sino ba si Congressman Teves? Gaano ba kalakas ito si Congressman Teves? Si Congressman Teves po, hindi po yan pro-administration. I believe tumakbo yan under, ang in-endorse po niyan si Senator Manny Pacquiao. At for nung mga itong mga nakaraan, nakikita naman natin na he's trying his best para maging okay sa administration dahil sabi nga niya move on na, 'di ba? Gusto pa nga niyang gawin siguro just for him to extend yung kanyang kamay ng reconciliation katulad din ng sinasabi ni Marcos na I'm extending my hand of reconciliation. O, di ba gusto pa nga niyang papalitan yung pangalan ng airport into Ferdinand Marcos Airport ba yun? Di ba? So doon mo makikita na parang medyo nakakatunog-tunog na si Congressman Teves noon pa na parang medyo alanganin ako ha. Siyempre ang laro ng politika is kung sino yung pinakamalakas doon ka talaga didikit pero mukhang sa napapansin niya siguro mukhang nire-reject. Oo ha, mukhang nire-reject kasi nga 'di ba nagsalita din siya noong nakaraan na parang meron yata silang conflict ni Benhar Abalos. Kaya pakinggan natin mga bossing, ano ba itong sagot ni Congressman Teves. Tapos tingnan natin maigi, buksan niyo yung inyong mga tenga. Buksan niyo 'yung inyong mga isip and then hanapin niyo sa mga ano ninyo sa inyong kaalaman whether 'yung sinasabi ni Congressman Teves makes sense or all bullshit, ha? Sige. Oh, iyan natin. Na medyo natagalan itong matagal niyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaction ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya. By the way, alam mo kung anong nagustuhan ko dito sa ano na to, sa interview na to is before pang mapunta sa kanila at nakikita na nila na mukhang sa kanila mapupunta, eh maglabas na kagad sila ng kanilang statement kasi ito yung hindi ginawa eh. Ito yung hindi nagawa ni DJ Bantag noon eh. Kaya yung mga tao nagkaroon ng agam-agam, parang may mga tao na naniwala na dahil nga nauna ang media, nauna ang DOJ, nauna ang DILG na sumuko na kayo. Tularin ninyo itong si Escuria na ganito. Di ba ganun si Abalos noon? Hindi na inantay ni Congressman Teves na dumating dun sa punto na mauna silang mag-akusa bago sila magsalita. So ngayon pa lang na nakikita na nila na parang teka, tayo lang yung kalaban sa politika. Kasi yung kapatid niya eh, yung naupong gobernador tapos parang na-disqualify and then naupo ito. So kapag may nangyaring masama dito, sa kanila na kagad isisisi. Kasi ang lumalabas, galit sila dahil biglang nawala sa kanila yung power at napunta dito. Eh para sa akin, bakit ako magagalit dun kay governor? Eh di kung ganun, magagalit ako dun sa Comelec. Diba? Sa Comelec ako magagalit, hindi dun sa gobernador na inupo. Kasi magkasalanan eh, kung siya talaga yung mauupo. At saka may punto naman si Congressman Teves. Kasi kung halimbawa man, kanain ko yan, mauupo pa ba yung kapatid ko? Hindi naman. Anong pakinabang namin kung halimbawa madali ko siya? Mababalik ba kami sa pwesto kapag nangyari yan? So it doesn't make sense. At saka kung halimbawa man na gusto ko talaga siyang trabahuhin, bakit ko pa siya pupuntahan sa bahay?
Bakit hindi ko na lang siya antayin somewhere? At saka bakit hindi ko pa ginawa para sure talaga? Bakit hindi ko pa ginawa bago yung kampanya pa lang? 'Di ba? Yun lang yung mga nakikita ko na parang let's just be the devil's advocate naman this time kasi people are thinking it might be them, then siguro dahil iniisip nila yun, subukan naman natin pumunta dun sa kabilang side whereas didinggin naman natin kung ano yung sinasabi nitong mga nasa kabilang party kasi yun ang naging problema kay DJ Bantag, mga bossing. Ako yung naamin ko initially nung narinig ko yung mga issue na yan, parang somewhat naiisip ko na oo nga. Nagtanda na ako dun eh. O, kaya bagamat may mga pagkakataon na hindi natin nagugustuhan yung mga kinikilos, galaw, salita nito ni Congressman Tevez, eh hindi yun dahilan para maging judgmental tayo at sabihin na hindi, si Raulo talaga yan. Diba? At sabi nga ni Esme, we do not shit where we eat. Totoo yan, mga boss. Bakit? Pupunta sa bahay. Ano yun, diba? Parang ang word. Tapos may CCTV po. Meron pang CCTV. I'm pretty sure alam nila yan na meron. Diba? Kaya nga matapang yung gobernador eh. Na hinarap sila eh. At makikita mo, kilala sila nung gobernador. Kinakausap sila eh. Kasi makikita mo, alam yung CCTV. Tsaka alam nung grupo yung pasikot-sikot dun sa lugar. Kasi nakapasok sila at nakalabas sila ng walang kahirap-hirap eh. So, medyo talagang there is something fishy. And then, ayaw naman natin na nandoon tayo sa basta bintang na lang tayo ng bintang. Kung ano yung sabihin nila, kung ano yung sabihin ng media, dun na tayo eh. Wala na nga tayong tiwala sa kanila eh. Then, tingnan naman natin yung kabilang side. Baka sakali, papano kung hindi pala totoo na sila. Diba, di panibagong bantag na naman to. Oo, basta dito kasi, mga bossing, dito sa channel natin, kapag kapag tama, pinapalakpakan natin, kapag kamali, binabatikos naman natin. So, tingnan natin itong kanyang isasagot dito, kung meron bang, kapani-paniwala ba? Na-delay lang ito ng konti, dahil nasa abroad din ako, dahil overdue na ang aking pagpapalagay ng aking stem cell, ang doktor ko ay hindi bumalik, so kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman po, kailangan rin natin ang ating health dahil health is wealth. Alam nyo ba, ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Bakit? Putulin lang natin, mga boss, ha? Noong pong nangyari yung kay Percy Lapid, ang una, ang lagi pong na-highlight was si Bantag marahas, si Bantag matapang, si Bantag abusado, mayabang. Yun yung mga pinapaikot nila. Ito si Congressman Tevez, meron siyang qualities na ganyan. Meron siyang machismo quality, mga bossing. Meron siyang quality na nasiga, na maangas, na nakakatakot. Nakapansin mo eh, merong similarities yung may pattern talaga eh. Okay, tuloy. Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng masinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino. Again, hindi ko kinakalaban ang ating gobyerno. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno? Ako ay ordinaryong tao lamang. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Ah, bago pa yon, ito muna. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Nagkamali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala. Okay, sa tingin nyo, quick question lang mga bossing. Apak, ang ganda nito eh, medyo matindi itong sequence na ito. Sa tingin ninyo, sino yung sinasabi niya? Sino yung sinasabi niya na mukhang merong gustong magdiin sa kanya? Tapos, pag sinagot niyo yun, isipin niyo, ito bang sinasabi niya na tao na nagdidiin sa kanya?
Meron ba siyang capabilities na gawin yun? Okay, di ba? O sige, sino yung sinasabi niyo diyan? Okay, Abalos. Kung si Abalos yun nasa isip niyo, kung yun ang inyong assessment, again, hindi ko sinasabi na si Abalos yun. Hindi rin sinasabi na ni Tebes na si Abalos yun. Now, since yan ng inyong assessment, ang tanong ko, paano niyo nasabi na siya? Isang sinasabi dito ni Tebes is, may gustong mangdiin sa akin. Capable ba ni Secretary Abalos na magdiin? Pakisagot, capable ba siya na magdiin? Pakisagot lang. And bakit? Bakit siya capable? Para lang alam nung mga manunood na nasusundan niyo yung plot twist.